Hello mga ka-agri-explorer! Welcome back to my channel, Ron's Farm Official. At kung di ka pa po nakasubscribe, please subscribe to my channel, where you learn and you will earn. So dito na naman po tayo sa ating puguan at napakarami po talagang nagnanais na magsimula sa puguan o sa pagpupugo. Pero napakarami po silang mga tanong na hindi nasasagot. So, isa po sa tanong na sasagutin natin ngayon is paano po natin may i-dispose ang atin pong mga produkto o atin pong mga itlog. So yes mga ka-agri-explorer, napakarami po talagang nagnanais na magsimula sa pagpupugo, pero isa po talaga sa pinakakinakatakutan po natin is paano po natin maididispose ang ating mga produktong itlog. So naranasan ko rin po yan, yung wala ka pong pagbibigyan, wala ka pong pagdidisposan ng mga itlog na iyong produkto. At napakahirap po talaga ng sitwasyon na ganoon. So sa pag-uumpisa po ng pag-aalaga ng pugo, napakainam po na una-una nating isalang-alang kung saan po natin maibibenta o mamamarket ang ating pugo. Dapat po mag-strategize po muna tayo at mag-assess po muna tayo sa lugar natin kung kulang po ba ang supply ng pugo, kung saan po ba kumukuha ng pugo, itlog ng pugo, yung mga nagbibenta sa ating lugar. At kung magkano rin po yung benta nila sa pugo, kung mapagkikitaan pa po ba natin yung presyo. Isa po yan sa mga sinasaalang-alang nating pinaka-importante talaga po, yung marketing. So, sa akin po, dati, mayroon po kaming tindahan na maliit lang po. Ay, yung benta po namin noon dati, itlog ng manok lang, tapos bigas, mantika, tiba pa. Pero nung nagkalaga po ako ng pugo, siyempre, nagbenta rin po ako. Hindi lang po pwede na wholesale lang po tayo. Kailangan po may retail po tayo kasi mas malaki po ang ating kikitain sa retail. Makaka-minus po talaga yon sa ating gastusin sa farm kung tayo po mismo nagbibenta po ng ating sariling produkto. Mas mainam po talaga na nagbibenta tayo ng sarili nating produkto. So, yung nangyari po sa amin, nagsimula lang po kami sa 500 heads. Tapos nung umitlog na po, kahit po yung 500 heads, nahirapan po kaming i-dispose yung itlog. Bakit po? Kasi Kalibo po kasi kami dati, yung public market po ng Kalibo, congested na po ng itlog ng pugo. Napakarami pong supply, tapos hindi naman po karamihan yung demand that time because nasa recovery stage pa lang po tayo noon ng pandemic. Actually, lumalala pa nga po noon yung pandemic that time. Kaya wala pong klase. Halos lahat ng mga pinupuntahan ng mga pasyalan, wala po. So, napaka-tumal ng bintahan. Kasi for daily consumption na lang po yung binibili ng mga tao. Pero po, nung naglaon, na po sa mga stores na po namin binenta, napakabilis po talaga ng disposal namin ng itlog noon. Napalago ko po yung 500 heads po, tinipon ko po lahat ng tubo, lahat po ng mga profit namin, nireinvest ko po, umabot po ako ng 1,250 heads doon po sa dati kong, sa una ko pong farm. Tapos nireklamo po kami at dito na po kami naglagi o dito na po kami tumagal sa Nabas. Mas maganda pong opportunity yon kasi malapit na lang po. Marami po ditong market. Wala pong nagbibenta halos dito sa Nabas. Parang kami lang nga po dito yung nagbibenta ng pugo. Tapos sa Katiklanin po, ganun din. Meron din pong ilan-ilan na kumukuha sa Batangas, pero hindi po talaga nila matatapatan ang freshness po at quality ng dito lang po sa atin pinuproduce. So, ang pugo po namin naging ano na lang po, madaling i-market. Lalo na po sa Boracay, yung mga 100 na trays po, mga box, 100 box, mga dalawang araw, minsan kung maraming umorder, one day lang talaga, ubos. So yun po yung sa experience ko po.
Napakarami po talagang ups and downs na yung napagdaanan ko po sa marketing pa lang ng pugo. Tapos kung ano naman pong mapapayo ko sa mga nagbabalak na mag-alaga ng pugo. So, ang mapapayo ko po sa inyo, unang-una, i-assess nyo po muna yung market kung saan kayo nakatira. I-assess nyo po muna kung okay po ba yung supply and demand ng pugo, ng itlog ng pugo sa inyong lugar at okay po ba yung presyo. Kasi may mga lugar po na matataas po yung presyo ng pugo pero napakakunti naman po yung demand. Tapos may mga lugar din po na napakababa yung presyo ng itlog pugo pero napakaraming supply. Napakaraming supply, hindi naman matatapatan ng demand, dyan po tayo malulugi. Kumbaga, yung sa sabi po ng iba, yung matitira lang po sa atin, ipot lang po talaga ng pugo. Yan lang po ang ginansya natin kung hindi po tayo mag-a-assess. Oh, no! At mapapayo ko po sa mga nagbabalak rin is kailangan po na panatilihin po natin yung quality ng ating mga pugo. Yung quality ng itlog. Halimbawa, mga ganito pong itlog. Ganyan po. Wala pong pinta. Ano po ito? Madalas po itong nangyayari kung may mga ma-stress or kung kulang po yung nutrients na nakukuha ng mga pugo natin kasi hindi po sila lahat pare-pareho ng laki. Meron pong pugo na mga bansot. Pareho rin po yan sa itik. Hindi po talaga may iwasan kahit pare-pareho sila ng gulang. Meron po talaga mga pugo na mas maliit kisa sa isa. Kaya hindi po sila makaagaw halos ng pagkain at ito po yung nangyayari talaga. Hindi po ito may iwasan. So, kailangan po natin panatilihin talaga yung quality ng ating mga produkto. Kailangan po na piliin natin yung, i-reject natin yung mga basag, tapos i-reject po natin yung mga masyadong madumi, i-reject po natin yung masyadong maliit, ganyan po. Kailangan po natin protektahan, alagaan ng ating mga customer, nang sa ganon po ay maibenta po natin ng mabilis ang ating mga pugo, ang mga itlog po natin. Isa rin po yan sa tips na may bibigay ko po sa inyo. So, meron po akong kakilala na dahil po sa pagpupugo, nagsimula na po ng negosyo. Pwede rin po kasing magbenta ka pa po ng iba. Halimbawa, itlog po ng manok, isabay mo po yung itlog ng pugo. Kasi napaka-inam po talaga na meron ka pong pwesto. May physical store ka po na tinatawag. Para po sa ganun is sayo po yung retail, makaka-retail ka po. Makaka-agri explorer. Makaka-retail po kayo at the same time po kung marami ng alaga nyo, madali lang po kayo hanapin ng customer kung nagpapa-wholesale na po kayo. Katulad po sa amin, marami po kaming physical stores. So kung mayroon pong mga wholesaler talaga ng itlog na pugo, madali lang po nila kaming mahahanap. Sa pamamagitan po ng mga stores namin. Madali lang po nila akong makontak, madali lang po namin mapag-usapan kung ilan pong kukunin, kung ano po yung presyo. Kaya po, napakainam po talaga ng may physical store po tayo. And at the same time po, pwede rin po tayo mag-market. Pwede po natin i-market yung mga itlog ng pugo natin sa mga restaurant. Pwede rin po sa mga, siyempre sa mga markets rin po, sa mga tindahan, palengke. Pwede po natin ma-market po yung pugo natin, mga itlog po natin. At sa ibang lugar po, especially po dyan sa Luzon, meron na pong nagpo-produce ng pugo lot, itlog ng pugo na balot. Pwede rin po natin iyong gawin at pasikatin sa ating lugar. Kasi po dito sa amin, actually, wala pa po niyan. Wala pa pong pugo lot dito. Pero sa inyo po, sa lugar ninyo, pwedeng-pwede nyo pong gawin. Kasi napaka-profitable po talaga. Kung ikaw po mismo na owner, ikaw po mismong farmer, ang magdi-dispose po ng iyong itlog sa tao. Direkta po tayo sa tao. Hindi na po mapapatungan ng mga middlemen. At the same time, mas mura po yung bili ng mga tao kung direkta po sa atin. At the same time po, mas malaki pong kikitain ng mga farmers. So, napakainam po talaga. At recommended po talaga kahit ng DA
naiwas po tayo sa mga middleman at i-ano po natin, ibenta po natin yung sarili nating produkto. Isa pa po sa dapat isalang-alang sa pagmamarketing ng pugo, huwag po kayong mabibigla. Meron po talagang mga reject. May mga reject po talaga tayo mga ka-agri-explorer. Katulad po niyan, hindi po nag-develop ang kanyang shell. Eh, reject na po yan, automatic. Pero ano po ito? Kumbaga frequently nangyayari po ito kung bata pa po talaga ang iyong ang pugo. Pero kung matanda na po sila, wala na po nito. Hindi na po ito mangyayari. Mga crack na lang po talaga po problemahin. Except, mangyayari pa rin po ito kung ma-infected po sila. When that time comes po, sa susunod na video, kung magtatanong kayo kung di po may maranasan kayong ganyan, sabihin nyo lang po ako kasi na-experience na po ako nyan at alam ko na po yung mga mga antibiotic na kailangan yung ibigay o administer sa iyong mga pugo. So, sa lahat po dyan ng aspiring o nagnanais na magsimula sa pagpupugo, huwag po kayong matakot. Huwag po kayong paghinaan ng loob kasi lahat po ng bagay na pag-aaralan po yan. Lahat po ng bagay, kapag masipag ka po, may determinasyon ka po, kayang-kaya po yan. At kung may mga katanungan po kayo sa pag-alaga ng pugo, dito lang po kami. Sasagutin ko po lahat ng yan. So please, subaybayan nyo po yung aming pag-aalaga ng pugo para rin po may matutunan kayo at may mapulot po kayong aral. So sa mga gusto nga pong magsimula sa pagpupugo, ang una-una po nating dapat pagyamanin is ang ating sarili. Kailangan po nating i-ready ang ating sarili. Kailangan po angkop po tayo ng mga kailangang mga knowledge sa pag-aalaga ng pugo. Hindi lang po dapat tayo sasabak sa gera na wala po tayong armas. Kailangan po nating manaliksik, magbasa, mag-aral, at bulay-bulayin ng mabuti bago po tayo magsimula. Kailangan po, hindi po tayo padalos-dalos. Kailangan, maliit lang po muna. Small scale lang po muna, magiging medium scale, tapos dadami na po yan. Magtiwala lang po kayo sa proseso, huwag pong madaliin, at dapat i-develop nyo talaga. Once na farming po ang inyong napiling landas, ano nyo talaga ang inyong dibdib na matibay. Kasi napakaraming mga pagsubok ang kailangan pwedeng dumating. Pwedeng babagyuhin ka, pwedeng mamamatayan ka ng maraming alaga, pwedeng pipistihin ka, pwedeng irereklamo ka, pwedeng tutumal ang binta, tataas ang pids, bababa yung ng itlog. Kailangan talaga survival. Kailangan ay hindi ka talaga susuko. Kailangan talaga tibay ng loob. Ang iyong napiling landas is agrikultura. Napakahirap po na landas itong pag-aalaga ng mga hayop, ng mga poultry, livestock po. Pero hindi po ito halos na-appreciate ng mga kabataan ngayon. Pero isa lang po masabi ko sa inyo, napakabanal na gawain po ito. Tayo po ang nagpapakain, tayo po ang nagbibigay ng pagkain sa hapagkainan ng mga tao. So dapat proud po tayo kung susubok ka po talaga o kung gusto mo po talaga, isalang-alang mo rin po yan. Kasi dito po sa atin sa Pilipinas, hindi po talaga yung tingin nila sa mga farmers is walang-wala. So, i-ready mo rin yung sarili mo sa mga ganyang tao. At the same time, dapat enjoy mo rin. Kasi ako, enjoy naman ako eh. Enjoy talaga kasi itong kurso ko, mahal ko yung agrikultura. At alam ko sa sarili ko na hanggang pagtanda ko, ito na talaga yung landas na tatahakin ko. Dito na ako, ito na po ang pagyayamanin ko. At ito na po yung makikilala na po ako dito. Dito sa larangan na to. At sa mga gusto talaga magsimula dyan, sana is, samahan nyo ko na maging tayo, maging provider tayo ng ating country.
Di ba? Napagandang pakinggan mga Kagri Explorer. So yun lamang po at subaybayan lang ninyo at lagi ko po kayong a-updatean at lagi ko po kayong tuturuan ng mga aral base po sa aking experience at napag-aralan. Marami pong salamat. So mga Kagri Explorer, isa po talaga sa naghimok sa akin sa pag-aalaga at pagninegosyo is aking mga magulang. Si Kabyaing Roger at si Kagandang Buhay is business-minded po ang mga tao. Tapos namulat po ako sa mundo, ganyan po yung aming sistema. So sanay po ako sa mabilisan. Kumbaga, dapat lahat ng bagay mabilis. Dapat lahat ng gawain mabilis. Mabilis tapusin, mabilis kang kumilos, hindi ka parang stagnant ba? So isa rin yun sa naging pundasyon ko. Kaya po nagtiyaga po ako dito. Kaya po sanay po agad ako sa pagninegosyo. Pagdating po sa Puguan, nagamit ko po talaga. Hindi na po bago sa akin 'yan, yung mga pagbibenta, pagma-market, kinakausap ko po yung mga business owners, yung mga owners ng mga tindahan na pagsusuplayan ko. Hindi na po ako niya na intimidate. Parang normal na lang po sa akin yan. Kasi po dyan na po ako namulat. Simula pagkabata, yan na po talaga ginagawa namin. So isang factor po yun. Isang factor po yun kung bakit po naging, kumbaga naging medyo madali sa akin yung pagpa-farm. At sa inyo, kung dapat talaga natandaan ng mga aspiring agriculturist, ng mga kabataan ngayon, na hindi po dapat mga ano yung pinagyayaman nila. Hindi po dapat yung ibang tao. Hindi po dapat yung mga kasiyahan yung pinagyayaman. Yung pinagyayaman mo talaga po dapat yung sarili mo. Kasi at the end of the day, sino ba naman yung masasandalan mo? Ibang tao ba? Bisyo ba? Hindi. Ikaw lang talaga yung masasandalan mo. Kung ano lang kaya mong gawin, ano lang yung malalagay mo sa table na skills, yan lang po talaga yung magagamit mo. So yung payo ko po sa mga kaedad ko, mga kabataan, kumbaga, kailangan po natin napiliin na mabuti yung atin pong mga skills. At isa po itong pag-paparm sa nakita ko pong napakaganda pong kaalaman na magagamit po talaga kahit saan ka mang lupalop sa mundo. Kaya po, malaki po ang pasalamat sa mga magulang ko kasi hinubog po nila ako ng ganito. Dahil po sa kanila is ganito po akong lumaki na sanay. Sanay sa trabaho. Dahil po dyan din na po talaga ako nahihirapan kahit anong trabaho po. So mga Kagri Explorer, sa susunod naman po na kabanata ng aking vlogs, is i-update ko naman po kayo sa ating napakagandang itikan dito sa Nabas. So, abangan ang aking susunod na vlogs. Bye-bye!